Magandang gabi po sa inyong lahat. Sasama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ni Wilfredo at Cristina Pascua at pamilya, Juliet Herrera at pamilya, Darley at Gemma Riojilon, Mendoza at Manaloto family, Mirna Lumba at pamilya. Para sa natatanging kahilingan ni Joseph, Mary Grace at Jean Paul, Yolanda Palma. Para sa kagalingan ni Joel Lumba, Estelita Mendoza, Arlil Manaloto, Gemma Lipon, Honesto Palma, Pingyang, Melvin Gadi at Alan Kasuyon. Alalahanin din po natin ang mga kaluluwa ng mga Yumao Francisco, Remigio, Presencia, Maria Fatima, Amelita, Roseline, Janice, Ward, Teresita, Raquel, Maria, Juan, Ike, Donato, Nino, Ernesto, Edion, Louis, Indang, Consolacion, Wenceslao, Pasita, Vicente, Evelyn, Jofila, Leonardo, Pato, Julius, Francisca, Estanislao, Maria, Guillermo, Juanita, Remedios, Florante, at para sa lahat ng kaluluwa sa Purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami o Panginoon naming Diyos sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga ganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway namin hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawak ang pagkalat ng impeksyon namang manapupuno ng mga paggamutan. Pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawak ang paggalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga likod-bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nanatiling matuwid at nagpapatuloy ng lingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na malindigan para sa katotohanan at kalalungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pababago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugo na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha at ang mawalang wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating panalangin ang aming pasasalamat at natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Rafael, Flor, Odette at Tibet Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Maria Rosario Ramos, Lilian Castelo, Victor at Susie Mendoza, Leo at Celestine at Ana Maritiu, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Becca Moon, Aurora at Jean Silungan, Nante at Marisa de la Cruz, Linda Humacchio, Tita Adhar, Ofi Santiago, June at Sonny de Rosario, Noel at Zeni Galvez, Alex at Chimagdaro, Dr. Mar at Marito Lentino, Dr. Ahmed Saida Banaag, Alicia Arcega Bea Cruzis, Beth M. Lamo,
Elma Lagbador, Antonio Victoria Sanchez, Edgardo Aida Cunanan, Renet Devi De Leon, Jennifer Francisco, Vidal at Maria Taquerol, Antonio at Evelyn Salazar, Seri Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Teodora, Marlo at Mary Grace Riano, Mira Digonong, Edwin at Aida Gumapas, Celia San Felipe, Michelle Esteban, Christopher at Janet Lo, Janet E. Pascual at Indy ng EDB Community, Reverend Father Rupino Pengsuli, Bishop Dennis Pilarojo, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawang Mikawayan, mga banalang parataya ng Barangay Pulo San Rafael at ng Barangay Cambao Bustos, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office and PMO, Lito Karen Berro de Dios, Edwin at Josie Lazaro, Miguel Adrian Galzote, Melissa Hipolito, Mela Balag, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jodit Dayana Marfil, Nick at Evelyn Riliera, Pining Villanueva, Camila Saro Aquino, Jen Tamani, Rowena Biliedo, Arman at Imi Isma, Architect Bernard at Edna de Guzman, June at Doris Pilejera, Josie Berillantes, Imi Ferry Manalo, Evelyn Buna, Susan Dumanay, Pamilya Ritunua, Emelita de la Cruz, Jim at Jonalyn Glenn, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Doreen, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Dr. Unay sa Katrina Monera, Dr. Caroline Enriquez, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Chester Galapis, mga doktor at medical staff ng Ardilia Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, Brigino Hospital, Skyline Hospital at Quarrymen Hospital ng lungsod ng San Luis del Monte. Lahat ng mga frontliners sa pagsupo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya hindi na mga kawanin ng pambalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Luis del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Imaroy, Corazon Rodriguez, Bonifacio at Magdalena Senyas, Samantha Osea, Capistrano Mandegro, Timoteo Rivela, Jose Ina, Aris Ann San Miguel, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Chero Del Mundo, Marian Maravilla, Jodith Santiago, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Enrico Villanueva, Lito Soriano, Adriano Santos, Minda Saison, Renel Nino Lagbador, Lucy Lita Paming, Feli Victoriano, Reggie Garcia, Lay Dalmasio, Ricardo de la Obenia, Alvin David, Dr. Harold Ramil, Sam Ingal, Dave Mark Cruz, Neil Francis Navarro, Arthur Cruz, Danilo Francisco, Jean Claudia Nebres, Rowena Albayani, Ruben Aguirre, Dr. Benjamin Miranda Jr., Carlene May Oquiza, Michael at Marco de Leon, Maria Victoria de Rosario, Daniel Babaran, Delfina Moraleda, Minda Vista, Presentacion de Guzman, Del Moraleda, Marwin Santiago, Danica Quijano, Dr. Juanito Rodolfo, Artelio Melgar, para sa kaarawan ni na Claire Nicolas, Nolet Kersey, Carlos Tabulao, Alan Avelio, Neri Makapagal, JC Kahukong, Michelle Picasso, Neri Juvan Rose, Diane De Ala, Sister Bernadette Cruz RCM, Harl Oracion, Ding C. Purificacion, Christopher Francisco, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Celidonia Viviana Gil Sila, Isabella Leticia Evelyn Alfredo Eric Nicolas Nelson Frederick Raquel Dean Puloy, Maura Roman Andres Epifania Rufo Celia Marisa Flor, Protaso Susana Tanasia Nestor Maratricita Ima Concepcion Jaime, Domingo Maximina Alejandro Enriqueta Brian Angelo Maricel Luce Tilora, Sofia Roy Justin Lucila Felisa Pedro Felino Romeo, Domingo Rosa Jocelyn Daisy Romero Jose Ricardo Maria, Jose Pipito Magdalena Felicidad Agustin Marlene Mark Marie Mercedes Antonia, Antony Madu Nemesio Cesar Minerva, Dennis Alberto Berencito, Margibil Purificacion, Gaspar Marina Evangelina, Esmeralda Roberto Dominador, Leoncia Orlando, gayon din ang mga namayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumaiyo ang Panginoon at sumaiyo rin.
Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaligdangan ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa bawain Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalari magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanilang Diyos, Aba, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, dinig sa aming paningin na mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Pagaliwin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malilit na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Inilulung namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sumigaw ang Panginoon, hali kayo, mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang 6 na taong tig-tig-isa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na panso. Noon, ang kalimingan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubim sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, "Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noong ang lahat ng nadadalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon." Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, "Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noong. Patayin ninyong lahat ang mga taga roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuario. Inuna nga nila nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo. Lumakad sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ang kalimingan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at lumagay sa may ulunan ng kerubim. Lumipat ang mga kerubim kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kalimingan ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay 4 na nilalang na nakita ko sa may ilog Kebar at nalaman kong sila'y mga kerubim. Sila'y 3 ng mukha at 3 din ng pakpak. At may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila'y tulad din ng makita ko sila na may ilog Kebar. Kung saan gumawi yaong isa, ay doon din yaong iba." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan magmula ngayon magpakailanman. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng Poon pupurihin tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Naganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay ang lupa at langit kanyang minamasdan. Naganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Hallelujah.
sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagaan, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, punta mo siya at kausapin ang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama rin ng magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paningin ng anumang bagay sa inyong ama sa panalangin, ipagkakalubi ko sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa Ebanghelyo na ating napakinggan, ipinapakita sa atin ng ating Panginoon ang kanyang paanyaya sa atin na tayo rin sana'y mamuhay ayon sa pagpapatawaran at pamamahalan maging sa loob ng ating tahanan. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, mas mahalaga ang pagsasama ng maluwat ng magkapatid kaysa anumang mga handa o anumang mga handog na iaalay para sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon sa ating mabuting balita, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Kaya nga po mas maganda na yung mga mismong involved doon sa kanilang alitan ang siya munang mag-usap. Sa gayong paraan, magkaliwanagan at hindi naman hindi mapaya ang isa't isa sa harap ng maraming mga tao. Kaya nga po mga kapatid, kadalasan kapag ka po may nangyayaring away, ano po yung nangyayari kapag ka po dumarating yung balita? Kapag ka po iba na ang nakialam kagad, yung balita ibang-iba sa tunay na nangyari. Kaya nga po sa halip na maging malinaw, mas nagiging malabo. Kaya sa halip na maging mas maayos ang pag-uusap, nagiging mas masigalot pa ang kanilang pag-uusap. Kaya nga po mga kapatid, kumisan, yung ibang nagbabalita ng sinabi ng kanyang kapwa, kapag ka ibinalita doon sa isang taong involved, may dagdag na. Kaya nga po sa halip na magkamati, lalo pang nag-aaway yung mga taong involved na sana ay madali na ang naging pag-uusap. Kaya nga po mga kapatid, ito ang unang sinabi ng Panginoon. Yung mga taong involved, sila muna ang mag-usap. Mag-usap muna sila ng sarilinan. Subalit po hindi pa rin makinig ang magkapatid na ito, ano ang sinasabi naman ng ating Panginoon? Magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lang sa gayon may testigo na kung ano ang inyong pinag-usapan, iyon ang dapat na manatili. Kaya nga po mga kapatid, kaya kinakailangan ng testigo para lang sa gayon makapagpayo yung mga testigo o kaya naman ay meron talagang testigo na magsasabi, ito ang kanyang binitiwang salita, ito ang kanyang sinabi. Kaya nga po para mas maging maliwanag at hindi naman para mas maging matibay yung pagsasalita ng bawat isa na kung paano mayroong mga testigo ang panawagan. Huwag kang magsinungaling, huwag mong baguhin ang kwento sapagat mayroong pang iba na nakakaalam ng kung ano ang inyong pinag-usapan. Kaya hindi po naman mga kapatid, kapag hindi pa rin napahinuhon sa ganitong paraan, anong sabi ng ating Panginoon? Isama mo na siya sa nakitipong sambayanan. Kaya nga po mga kapatid, ang ibig sabihin ay ipaalam mo na ito sa mga tao pang iba nang sa gayon baka makatulong din sila. Hindi para makiusyoso sila, kundi para sila man ay makapagbigay ng kanilang mga mungkari at makapagbigay ng magandang daan para sa pagkakaunawaan at pagkakasundo ng magkapatid na ito. Kaya nga po ang layunin ng ating Panginoon, sana sa bawat sigalot, ang mga involved ay palagi mauwi hindi sa mas malalim panaanitan
kundi mauwi sa pagkakasundo. Kaya nga po wala itong pinagkaiba doon sa sinasabi ng mga matatanda na kapag ka po may away asawa, huwag na munang makialam ang kapitbahay. Kapag away asawa, huwag na munang makialam ang barangay. Bakit? Sapagkat hayaan mo muna na yung mag-asawa ang magkasundo. Hayaan mo muna na yung mag-asawang mag-usap nang sa gayon magkaroon sila ng pagpapaliwanagan sa isa't isa at walang napapahiya sa magkabilang pari. Kaya kapag hindi na uwi sa kasunduan sa pagitan ng mag-asawa, saka pa lamang papasok ang ibang mga tao. Kaya nga po mga kapatid, dyan papasok yung mga magulang, dyan papasok yung ibang mga kamag-anak, dyan papasok yung ibang mga taong po pwede na makatulong para mapagkasundo ang magkabilang pari. Ang pinakapangit ay yung po bang may pumasok na ibang mga tao pero sa halip na mapagkasundo ang dalawang ang magkabilang pari na pag-away pang lalo, mas lalo pang dumaki ang kanilang alitan. Kaya nga po mga kapatid, hindi ganoon ang layunin ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, noong araw, ganyan din yung sabi ng mga matatanda, kapag nag-away mag-asawa, anong sabi ng mga matatanda? Huwag na huwag ninyong palilipasin na maghapon na hindi kayo nagkakasundo. Kaya nga po ang ibig sabihin ay mag-away man kayo, magkaalitan man kayo, hindi man kayo magkaintindihan, pero sana huwag mauwi sa pagiging makasarili o kaya naman huwag mauwi sa salilinan na pagkikimkim lamang ng kanilang galit sa isa't isa. Kuli ang ibig sabihin lamang, magkasundo, magkabatili pagdating ng panahon. Kaya nga po mga kapatid, isa pa sa sinasabi ng mga matatanda na yung mga mag-asawa kapag ka po matutulog, kahit magkagalit, magtabi pa rin sa higaan. Kahit magkagalit, isang kumot pa rin ang kanilang gamitin. At ano naman ang ibig sabihin dito ng mga matatanda? Yung po bang kahit magkagalit, kahit may alitan, kahit may tampuhan, hindi natatapos doon ang pagiging mag-asawa. Kaya nga po bilang mag-asawa, dapat nagpupunuan sa kakulangan ng bawat isa. Bilang mag-asawa, dapat nagbibigay daan sa pagpapatawad sa bawat isa. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ito rin ang panawagan sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga nasabi ng ating Panginoon, saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako nakasama nila. Kaya kapag ka po yung mga tao nagtitipon sapagkat may misa, naroon kasama natin ang Panginoon. Kapag kayo mga tao nagtitipon sapagkat may sama-samang pagdarasal, naroon ang Panginoon. Kapag yung mga tao nagtitipon sapagkat mayroong pag-aaral ng banal na kasulatan o Biblia, naroon ang ating Panginoon. Kapag kayo mga tao nagtitipon sapagkat mayroong prayer meeting o kaya naman ay may Bible sharing, naroon kasama natin ang Panginoon. Kaya nga po kung saan man din may mga taong nagtitipon sapagkat ninanais nila na pagkasunduin ang magkabilang panit na magkaaway sa ngalan ng ating Panginoon, naroon din ang ating Panginoon. Kaya nga po ang ating simbahan, hindi po sa simbahan na binubuo lamang ng mga gusali. Hindi sa simbahan na binubuo lamang ng bato, ng simento at ng bakal. Kundi ang tunay na simbahan ay binubuo ng mga tao. Sapagkat nung una pa man, ang simbahan na ito ay natatag, hindi sapagkat nilanais nilang magpatayo lamang ng magagarang gusali. Later on na lang yun, sapagkat kinakailangan natin ng isang lugar para tayo ay mas maganda na makasamba sa ating Panginoon. Para mas maging kaaya-aya ang ating pagliwang ng banal na misa o ng iba pang mga panlituriya na pagliwang. Pero sa simula, ang simbahan talaga ay simbahang binubuo ng mga tao. At magpanggayon, ito pa rin ang ating pakahulugan sa sinasabing simbahan. Iba yung dosari, pero yung tunay na simbahan ay yung binubuo ng mga taong nagtitipon sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nung dati, wala pa tayong mga malalaking dosari na kagaya ng meron tayo sa kasalukuyang panahon. Kaya nung dati, may tinatawag na Domus Ecclesiae, o kaya naman ay simbahang tahanan. Sa palat noon, ang mga tao nagtitipon lamang sa loob ng tahanan para sa pagdiriwang ng banal na misa o yung tinatawag nilang pag-aki-aki ng tinapay. Noon dati, ang mga tao nagtitipon lamang kasamang ating Panginoon sa isang tahanan
para sa ating pagpaliwanagan ng salita mula sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kahit noong araw, merong simbahan na tinatawag at ito ay tinatawag dati na simbahang tao sapagkat pinupo ng bawat isa sa atin. Kaya nga po kung tayo ay nagtitipon sa pangalan ng ating Panginoon, walang puwang, walang lugar ang alitan na nagtatagal. Walang puwang, walang lugar ang alitan na nagbabahabahangis sa atin para tayo magkahiwa-hiwalay. Kaya ang nais ng ating Panginoon, magkatipon-tipon tayo sa kanyang pangalan upang tayong lahat ay gawing iisa ng ating Panginoon. Sapagat ang nais niya, matipon tayo sa pagmamahalan at pagbibigayan ng ating sarili. Matipon tayo sa pagbibigayan ng pagpapatawad sa isa't isa. Nang sa gayon, tayo ay matawag na mga Kristiyano na nagsasamuhay ng ating pananampalataya. Kaya nga po mga kapatid, nakakalungkot kapag kapumerong ibang mga tao, simpleng bagay. Nung bata pa lamang, nag-away na, kinatandaan na, hindi pa rin nagpapatawad. Simpleng bagay, pinag-awayan, pero yung iba, nagkasundo-sundo na, pero sila, hindi pa rin. Kaya nga po tingnan ninyo mga kapatid, no? Kumisan, nangyayari po yan, no? Kaya nung nakasiseminary po kami, mayroong mga nag-aaway misa ng mga bata sapagkat bata yan. Kahit naman po sindarista yan eh. Kahit naman po yan eh, nag-aaral sa seminaryo, tao pa rin yan. Nag-iinit din ang ulo, nagkakasamaan ng loob, nagkakaaway. Kuminsan, yan po yung pangit eh, no? Bakit? Sapagkat mga kapatid, nakatapos na nag-aaway yung mga bata, nagkasundo na yung mga bata, nung pumasok ang mga magulang, yung mga bata magkakasundo na, pero yung mga magulang, magkakaaway pa rin. Kaya yung away bata, hayaan na natin na sana lutasin ang mga bata. Kapag hindi kaya, tsaka papasok yung magulang. Pero kung isang mga kapatid, pinapangunahan ng magulang. Kaya nga po, magkasundo na yung mga bata, magkabati na, pero yung magulang, ang galit pa rin sa kapwa magulang at sa ibang bata, gayon na lamang. Kaya nga po, salit na magkasundo, salit na magkaroon ng pagmamahalan, salit na mamayani ang pagpapatawaran na umi pa sa mas malalim na pag-aaway. Kaya nga po, hindi dapat ganun sa atin. Bilang mga Kristiyano, tinatawagan tayo na magpatawad sa bawat isa at mamuhay ayon sa pagmamahal bilang tugon sa pananampalataya na kaloob sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo na nagkakaisang humingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ngayon ng sama-sama at sa bawat panagbita ng ating pinitutugon, punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maginawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusi at pananakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Maginawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawaan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumaunaway maging malinis ang budhi at mayanda sa walang hanggang pakikiksa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama namin nasa langit, kapiling namin ang iyong anak. Hinihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa. Tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Mga biyayang nagmulat.
sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madami nilig ka, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong paglakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan tulad ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may magulang umako sa pananagutan dahil agad mo magbago ang kinakyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya'y nanaig at ang kamatayan ay kanyang dalubing. Kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang usang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatihati niya iyon, iniyawot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman o matapos ang akuna, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyamot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa inyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang nagarap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli ng mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muli mamumuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas do. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin Lord, sundin ang loob mo.
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng namin kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magkakapatid ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo kinaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Habang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusupo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman
at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinabuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsol, ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. Panalangin tayo. Ang madaming mapagmahal sa banal na pakikinabang si Kristo'y aming pinagsanuhan. Inihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kapatis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na di ba?